Kosa, welcome back. Makasaysayan ang halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Magmula pa noong panahon kung saan hindi pa tayo ginagambala ng mga dayuhan. Hanggang sa Maligaw dito ang mga Kastila, hanggang sa Dalawin at Takubkubi naman tayo ng mga Briton ng halos 2 taon. Hanggang sa mga Amerikano naman ang dumating at sa huli ay Hapon naman ang sumakop sa bansa natin. Sa lahat ng mga mananakop na ito ay maituturin na ang mga Hapon ang pinakamalupit sa lahat. Sobrang hirap ang dinanas nating mga Noypi sa mga sakang na ito. And speaking of Hapon, dito natin ipapasok ang kwento patungkol nga doon sa bahay na pula doon sa Bulacan. Ang bahay na pula ay tahimik na nakatayo sa gilid ng malawak na kalsada. May matatagpuan sa pagitan ng San Miguel at San Ildefonso, Bulacan. Pinalilibutan ito ng mga naglalaki ang mga puno ng sampalok, kamatsili at duhat. Sa ngayon ay may tuturi na guho na lamang ito dahil sa ang malaking parte nito ay sinira na ng panahon. Tanging mga poste, lapag at mangilan-ngilan na lamang mga pundasyong kahoy ang nga nananatiling nakatayo rito o nananatiling buo. Ang bahay na pula ay itinayo noong 1929 at pag-aari ito ni Don Ramon Ilusorio na isang hasyendero doon sa Bulacan. Sa hindi malamang kadahilanan ay pinakulayan niya ito ng kulay pula na mas tumingkad pa dahil sa puros berde ang mga damo, halaman at punong kahoy na nakapalibot dito. Pipingsaksi ang bahay na pula sa kalupitang dinanas ng mga Bulakenyo sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Inangkin at ginawang kampo ito ng mga Hapon. Napakaraming mga kababaihan ang inalipin nila at minaltrato sa ilalim mismo ng bubong ng bahay na pula. Alam nyo bang magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalaban para sa hustisya ang ilan sa mga kababaihang survivor ng bahay na pula? Natatalo na sila ng oras at nanganganib na hindi na nila makamit ang hustisya habang sila'y nabubuhay pa. Habang patuloy na lumalaban ang mga survivor ng bahay na pula noong World War II ay may sariling pakikibaka rin ito dahil ilang dekada na rin itong napabayaan ng mga may-ari dito. Dahil sa komplikadong awayan ng pamilya, di pagkakasundo sa pag-aari ng bahay at lupa. Kung kaya naman magpasa hanggang ngayon ay nakatiwangwang pa rin o nakatiwangwang na lamang ito. Sa ngayon, ang bahay na pula ay itinuturing na isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa Pilipinas. Ang ilan sa mga malalapit na residente dito ay nagsasabing haunted house daw ang bahay na ito. Ayon sa kanila ay may multo raw na galing sa nakaraan ang nagpapakita rito. Ang ilan naman ay sinasabing kung maghuhukay ka sa kahit saang bakanteng lote dito ay tiyak na makakahukay ka ng kalansay na sa malamang totoo kasi nga diba yung ginawa ng mga Hapon doon sa mga taga Bulacan. Ang ilan sa mga TV series at shows katulad halimbawa ng Okatokats noong dekada 90 ang isa sa mga nagpasikat sa mga millennials ng bahay na pula o nagpakilala sa ating mga millennials. Idagdag mo pa ang mga pag-feature dito ng mga sikat na shows katulad halimbawa ng Kapuso Mo, Jessica Soho, Motorcycle Diaries at Kasindak-sindak. Dalas itampok ng mga shows na ito ang bahay na pula lalo na kapag nalalapit na or during araw ng mga patay. Kaya ayun, naging infamous ang bahay na pula para sa mga adventure seekers, mo pa ang mga ghost hunters. Ayon sa ilang historian ay nararapat lamang na i-preserve at ituri na isa sa mahalagang historical places dito sa Pilipinas ang bahay na pula. Subalit sa tingin ko dapat din sigurong isaalang-alang ang damdamin ng mga survivor at mga kaanak ng mga biktima ng pagmamaltrato sa loob ng bahay na pula. Sa ngayon ay nananatili pa rin itong pribado. Kung kaya naman ang kinabukasan nito ay nakasalalay sa mga may-ari nito. Pero para sa akin siguro dapat ibenta na lang yan sa mga bilyar. Di ba nga sabi sa kanta, aking sincha, gawin mo ng kamelya ang mundo. Okay, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.